ano po ba ang mga katunayan ng Biblia ay totoo at karapat-dapat na paniwalaan? Aba, hindi ba kayo naniniwala dapat yung igalang ang tatay niyo at nanay niyo? Naniniwala ba kayo ron, kapatid? Oo. Ako kasi naniniwala na mabuti na ang anak igalang ang magulang. Naniniwala rin ako na totoo yung sinabi ng Biblia na ang lalaki dapat niyang mahalin ang kanyang asawa. Huwag niyang pagmamalupitan. Naniniwala rin ako na dapat ibigin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Ang love your neighbor as yourself. Di ba tama yun? Okay. So, doon muna po tayo. Tandaan po natin ang topic po ni Kaeli Soriano, ang paksa po. Ano ang mga katunayan na ang Biblia ay totoo at karapat dapat paniwalaan? So okay na, doon tayo, ng problema. E paano po pag ang Biblia po ay nagtuturo din ng pagkamuhi sa magulang? At sabi pa niya, ibigin mo ang tao, ang lahat ng tao. Ha? Ibigin daw ang tao. Love your enemies, kasama yan sa mga tinuturo ni Kaeli. Di po ba? Ito muna po ang una. Okay? Ito muna po ang una. Magbabasa po ako ng talata. Una, ito po yung nasa Lucas, ang talata po'y 14, ang kabanata po'y 14, at talatang 26. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin, sabi po ni Jesus, Jesus po ang nagsasalita rito ayon sa sumulat nito, kung sino man ang sumulat ng Lucas, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, wife, mga anak, mga kapatid na lalaki, brothers, at mga kapatid na babae, sisters, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaring maging alagad ko. Aba, pag lumapit ka pala kay Jesus, ang unang-unang gagawin ng sino man para maging follower ni Jesus Christ, kailangan mamuhi. O kailangan mapuot ka muna. Kanino? Sa tatay mo, sa nanay mo, sa wife mo, asawang babae, sa mga anak mo, sa mga brothers mo. Lahat yun, no? Lahat ng kapatid mong brothers, no? Ano, mga kapatid na lalaki? At sa mga kapatid mong babae, at sa iyong sarili, dapat mapuot ka muna. In other words, nagtuturo ng pagkamuhi, pagkapuot. Oh, ito ba pag-ibig sa magulang, Brad Ellie? Oh, hindi po. Agad-agad nagtuturo ng pagkapuot. Alam mo, kapatid, ano, ang Panginoong Jesus, hindi lang naman isa ang kanyang salita. Marami siyang aral na itinuro sa iba-ibang lugar sa Biblia. Ang aral ni Kristo talaga sa atin, kung tayo mga Kristiyano, iibigin mo ang iyong kapwa. Tapos, iibigin mo pati kaaway. Utos niya yun eh. 5:44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Papanalangin mo pa eh. Iibigin mo, tapos papanalangin mo pa ang kaaway. Eh kung ganon, pati kaaway pinapaibig, eh magagalit ka ba sa nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo? Hindi tama yun. Kasi ang sabi ng Biblia, ibigin mo yung kaaway. Ngayon, ang ano utos sa asawa, anong gagawin mo sa asawa mo? Doon sa 5 ng Epeso, versikulo 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, inibig niya iglesia. O eh, yung magulang mo, anong gagawin mo sa magulang? Doon naman sa Epeso rin, sa 6, versikulo 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Tatalima ka sa iyong magulang sa Panginoon sapagkat yon ay matuwid.
tapos sa dos. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ayon, sabi sa Biblia, igagalang mo yung ama at ina mo. Ibig sabihin, si Kristo nagturo sa ating umibig sa Diyos, umibig sa kapwa, umibig sa asawa, magmahal sa magulang, tapos ay sa kapwa-tao, pati sa kaaway. Ngayon, ano ibig sabihin noong 14:26 ng Lucas? Basahin natin yung 14:26. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Yun, yung sinasabi ni Kristo, pati nga sa sarili mong buhay, dapat mapuot ka. Pag hindi mo nagawa yun, hindi ka pwedeng alagad ni Kristo. Ano ibig sabihin yan, kapatid? Basahin natin ang Mateo 10:34. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun, yung pala ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, kapatid. Nagpunta siya rito sa lupa, ang dala-dala niya ay yung tabak. Alam mo kung anong tabak yun. Basahin nga natin sa Mateo uli, yung 10:34, sa Cebuano, dili ka mo magdahom, nga ako mi anhi sa pagdala ug pakigdait sa yuta. Wala ako mo anhi sa pagdala ug pakigdait, kundili pinuti. Ayun. Kay mi anhi ako sa pagbutang pakigbingkil sa tawo batok sa iyang amahan ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan ug sa umagad nga babaye batok sa iyang ugangan nga babaye ug ang mga kaaway sa tao mao ang sa iyang kaugalingong panimalay. Ayun, bakit magkakaroon ng kaaway ang tao dahil kay Kristo? Kasi may dala-dala siyang tabak. Alin ba yung tabak na dala ni Kristo sa lupa? Ang sabi doon sa Epeso, kapitulo 6, versikulo 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabak ng Espiritu, yung dala-dala ni Kristo, yun ang salita ng Diyos, kapatid. Yung tabak ng Espiritu, yun ang salita ng Diyos. Yung daladala ni Kristo sa lupa. Pag tinanggap yun ng isang ama, tinanggap ng isang ina, pero hindi naman tinanggap ng anak, magkakaroon ng pagkakaiba yung anak at sa magulang. Magiging kaaway ng magulang yung anak nila dahil hindi naman tumanggap yung anak. Hindi rin, halimbawa, hindi naman tumanggap yung magulang, yung magulang magiging kaaway ng anak na tumanggap. Sa mga ganong sitwasyon, sabi ni Kristo, pag iniibig mo pa yung tatay mo higit kay Kristo, hindi ka magiging dapat sa kanya. Sa ganong sitwasyon, halimbawa, tumanggap ka ng aral, yung tatay mo ayaw tanggapin, dapat doon ipakita mo, mas mahal mo si Kristo kesa sa tatay mo. Hindi ang ibig sabihin noon ay itatakwil mo na ang tatay mo, hindi.
mapupuot ka sa tatay mo spiritually. Tatanggapin mo si Kristo kesa sa tatay mo. Kasi mas tama si Kristo. Meron kasing ganong magulang eh. May magulang, ayaw kay Kristo. Pero yung anak niya, gusto naman niya kay Kristo. Magkakaroon sila ng difference. At dahil dun sa difference in faith, parang magiging magkaawa yung magbiyanan o yung magmanugang o yung mag-ama o mag-ina. Hindi naman na ibig sabihin nun, magagalit ka sa nanay mo, tatay mo. Kailangan lang, ibigin mo si Kristo higit sa tatay mo at nanay mo. Ibigin mo si Kristo higit sa asawa mo. Kasi siya ang pangunahing dapat ibigin ang Diyos, iibigin ang higit sa lahat. Pero hindi niya sinabing huwag mong ibigin ang tatay mo, nanay mo, ang asawa mo. Kasi utos nga niya eh. Pati nga kaaway, pinapaibig niya eh. Doon nagkakamali yung nagbabasa sa Biblia. Hindi nila kinukuha yung konteksto ng sinasabi ni Kristo. Ang konteksto, maliwanag. Unang-una, iibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ang kapwa mo tao. Pag inuna mo pa yung kapwa mo tao kesa sa Diyos, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, hindi ka magiging dapat kay Kristo. Dapat, in the issue of preference, unahin mo ang Diyos bago ang asawa, ina, ama, kapatid, uunahin mo. Pag inuna mo yung ama, ina, kesa sa Diyos, mahihiwalay ka sa Diyos, hindi ka maliligtas.